Magandang araw, Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Narito ang mga balita sa oras na ito. Lungsod ng Puerto Princesa, COVID-19 free ng muli ayon sa City Health Office. Inanunsyo ng local officials ng Puerto Princesa na COVID-19 free na ang lungsod matapos na ma-recover ang huling pasyente ngayong araw. Sa Facebook post ni City Information Office, sinabi dito na wala na ang kaso ng coronavirus ngayon sa lungsod ng Puerto Princesa. Samantala, umaabot sa 117 confirmed cases ang naitala sa lungsod na mayroon 116 recoveries at isang casualty. Mahigit 1,000 COVID-19 marshals itinalaga ng pamahalaan ng Puerto Princesa upang mahigpit na ipatupad ang safety protocols sa lungsod. Ang detalye ng balita mula kay Sugar Santos. Nagtalaga ngayong araw ang lokal na pamahalaan ng Puerto Princesa ng COVID-19 marshals na mag-inform, educate at magpapatupad ng minimum health standards sa lahat ng pampublikong lugar habang nasa ilalim ng Modified General Community Quarantine o MGCQ ang lungsod. Ayon kay Mayor Lucilo Bayron, binuo ang COVID-19 marshals upang magkusa ang mga mamamayan ng Puerto Princesa sa pagsunod sa ipinatutupad na minimum health protocols tulad ng pagsusunod suot ng face mask at physical distancing. Tinatayang nasa 1,400 na COVID-19 marshals ang na-deploy ngayong araw, kasama na rito ang mga government employees sa 35 urban barangays. Ang nasabing marshals ay nakasuot ng purple polo shirt na may tatak sa harap na COVID-19 marshal na tutulong sa mga pulis at barangay officials na magpapaalala sa mga residente na mahuhuling lalabag sa public safety protocols. Samantala, sinabi rin ni Mayor Bayron na ang programang ito ay maaaring tumagal hanggat kinakailangan. Ngunit kung patuloy na susunod at magiging disiplinado ang mga mamamayan ng Puerto Princesa, ay maaaring pansamantalang ipatigil na ang COVID-19 marshals. Sa isang panayam kay Jesse Sumaraga Cabanan, isa sa mga COVID-19 marshal, nais niyang magkaisa ang lungsod ng Puerto Princesa sa pagsunod sa mga minimum health standards na ipinatutupad sa lungsod. Gusto ko rin po na magkaisa, na dapat disiplinado lahat, especially ngayong nalaman na natin na magbubukas na yung ating airport, magkakaroon na tayo sa mga LSI natin. So, mas kinakailangan, naisip ko, kailangan ng dubling ingat. So, kaya po ako isa sa mga nagbuluntaryo bilang isang COVID marshal. Sugar Santos, Palawan News. Magiging lagay ng panahon mula kay Pag-asa Local Chief Sunny Parilla. Ang ating pong naranasan ngayon at may inaasahan po natin na ito'y maaari pa nating maranasan within the next 3 to 4 days dahil po sa wala na po ang bagyong sikinta na nagpaulan po dito sa atin ay ganap na po itong nanghina nung naging low pressure na lamang nang ito'y tumama nga po dito sa kalupaan ng Vietnam. Ngayon po may maasahan po natin ang mainit at maliwalas na lagay ng panahon pero mataas ang tsansa ng rain showers dulot ng localized thunderstorm pagdating po sa dakong hapon, lalo tigit sa mga elevated areas. Pero predominantly, magiging mainit at maliwalas po yung ating lagay ng panahon. Again, di lang ngayong araw ng Huwebes, kundi maging bukas, araw ng Biyernes, Sabado at maging sa Linggo, depende sa magiging movement itong ating pong bagyong binabantayan ngayon na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pansin po natin dito sa may bandang silangan, may tropical storm tayo na international name Goni at may layong 1,700 kilometers ito, silangan ng Central Luzon. Ito po'y inaasahan nating papasok sa ating PAR at tatawagin po natin itong bagyong role. Malipan po sa bagyong Goni ay mayroon pa tayong isang low pressure area naman na nasa layong 2,550 kilometers silangan ng Mindanao. Ito po'y mataas din yung chance na maging isang ganap na bagyo within the next 24 to 36 hours at maaari po itong pumasok sa ating pong area of responsibility next week. Maaari pong early morning ng Lunes o hanggang hapon maaari po nating mausahan na ito'y papasok na sa ating pong PR. Mula po dito sa Pag-asa Puerto Princesa, Sunny Parilla, direktang nagulat. At yan ang mga balita sa oras na ito. Bisitahin ang Facebook page ng Palawan News para sa pang-detalye ng mga balita. O mag-log on sa www.palawan-news.com. Ako si Rachel Gananchal. Magandang araw!